may natutunan ako sa isang kaibigan kong inhenyero. Nabanggit niya sa akin na nakikita mo ba yan, Yads? Yung building na yan? Ang sobrang taas niyan, di ba? Alam mo ba, kung gaano kataas ang building, ganun din kalalim ang hukay. Ngayon, maa-apply yon sa ating financial foundation. We have to make sure that our finances ay na-build ng tama at strong. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Ngayon, meron akong hinandang short play sa inyo upang mapagkuhanan natin ng leksyon. Ngayon, ito'y mahalaga na maintindihan para maiwasan ang magiging result kung ito'y nineglect natin or binabaliwala lang. Ano yon? Enjoy and watch this short video. Galing sa isang financial literacy seminar si Habi at ibinahagi niya kay Wifey ang natutunan niya. Oh, hi Han! Kamusta? Kamusta ang lakad mo? Oh, Han! Kamusta? Grabe Han, ang ganda natutunan ko doon sa financial literacy seminar na inatindan ko ba? Maganda siya. Kailangan kong kumuha ng life insurance na realize ko. Dahil kailangan natin ng protection, lalo na ako dahil ako yung nagtatrabaho, tapos kailangan natin ng life insurance para protektado kayo. Ahin mo pa ba yan kesa sa mga gastusin dito sa bahay? Meron tayong monthly amortization sa sasakyan, tuition ng mga anak mo, internet, cable pa natin, ang daming gastos dito sa bahay. So, hindi natin priority yung insurance na yan. So, saka na lang talaga yung insurance na yan. Oo, hello. O, tingnan mo, may naniningil pa. So, wala na tayong pambayad dyan sa insurance na yan. Oo nga, no, Han. Tama ka. Ang dami nga nating gastos dito sa bahay. Sige, sasabihan ko na lang yung nagturo sa akin, yung financial educator na nagturo sa akin. Hindi na muna ako mag-apply. Hindi muna ako kukuha na lang. Saka na lang, tama ka nga. Ikaw rin naman yung nakakaalam ng budget natin, kaya... Sige, tama ka. Hindi na muna ako kukuha. Ayos lang yan. Kasi diba, meron naman tayong kunting ipon sa bangko. So, okay na yun. Carry na yun, diba? So, hayaan mo na lang muna yung financial educator mo na sinasabing kumuha ka ng protection. Saka na lang tamo. Hayaan mo na lang siya, diba? So, okay na yung ipon natin maliit sa bangko. Okay na yun. Carry na yun. Okay? Hello? Oh, ako nga ito. Oh, ako yung asawa niya. Oh, bakit? Huh? Hindi makapaniwala si Wifey sa nakakagimbal na balita. Tulala siya halos isang buwan. Hindi matanggap ang masamang nangyari sa Habi niya. The wife without any source of income kasi na umaasa lang sa husband, bigla na lang niyang naisip na sana kung may life insurance lang si Habi, hindi sana maghihirap at hindi niya iisipin kung saan niya kukunin ang bayarin sa bahay, tuition fee ng mga anak, makapag-aral pa kaya ito, ang monthly payment ng sasakyan nila, paano yung mga travel trips nila, yung sa internet, cable, car insurance, at marami pang mga gastusin na hindi niya alam ngayon kung saan kukunin ang perang pambayad. Marami ang nagkakamali na gastos lang ang pagkuha nito, ngunit kung talagang iisipin mo ng mabuti at matalino kang tao, dapat meron ka talaga proper protection or life insurance. Huwag mong hintayin na ikaw na mismo ang nandun sa ganong scenario. Kailangan mong maging practical. Kailangan mong maging wise.
na hindi ka maghihirap kung ito ay darating man sa madaling panahon or sa matagal na panahon. Kasi hindi talaga natin alam ang takbo ng oras sa mundong ito. Kaya nga, kailangan you have prepared every situation. At ilan lang ang mga ito sa mga purpose ng insurance, ng life insurance. Isa sa mga benefit of having life insurance ay, of course, that benefit na yung family na beneficiary mo ang mag-i-enjoy nun. In the first place, kinuha mo naman ito para sa kanila, para hindi sila mag-struggle financially. So, ito ay magiging instant money, kumbaga for them, para maipagpatuloy ang kanilang buhay sa mundong ito. And of course, pwede rin nila itong gamitin. Yung money na makukuha nila sa insurance ay maaari nilang gamitin sa pambayad sa utang, pambayad sa estate tax, panggasto sa pang-araw-araw, at of course, para mapag-aral pa kung merong mga anak, makapagpatuloy pa ito sa pag-aaral. Meron din itong living benefit na tinatawag, na kung saan ang policy holder, kung hindi naman ito nag-exit sa mundo, ay maaari siyang makapag-withdraw doon sa kanyang fund value. Ito ay tinatawag nating premium deposit fund, katulad nito. So you can withdraw the fund na nandun sa iyong insurance, at mahalaga na intindihan mo na itong PDF, ito yung mag-generate ng income, ito yung mag-compound, na kung saan, kung halimbawa, walang nangyaring masama sa'yo, of course, ito yung ma-receive mo. Ngayon, ito ay maaari mong gamitin for your retirement din. So mahalaga na alam mo yung benefit kung ikaw ay mawala or kung ikaw naman ay mananatili sa mundong ito. Hindi mo na iisipin kung saan ka kukuha ng pambayad ng matrikula, pambayad sa gastusin sa bahay, pambayad kung ano-anong mga bayarin mo. Kung yung provider mo, meron lang sanang insurance at ang family na iwan ay mag-i-enjoy at hindi nila iisipin pa paano sila magpapatuloy sa buhay dahil meron kang naiwan na maaaring makatulong sa kanila. Ito dapat ang priority kung gusto mong magkaroon ng solid financial foundation, yung hindi ka mangangarag dahil buo at merong nakaprotect sa'yo para hindi magalaw yung investment mo at hindi mo iisipin na mangutang dahil meron kang matatanggap na money kapag ka you are properly protected and your family will get that insurance money. Kaya nga kung talagang gusto mo na magkaroon ng instant money, dapat merong life insurance ka para your family will get that money at hindi mag-struggle financially. Ngayon, kung gusto mong matuto kung paano nga ba umattend ka ng aking free live webinar every Tuesday and Friday, 8:30 p.m. Philippine time po yan, just message me sa aking Facebook Messenger para mabigyan kita ng Zoom meeting ID. Or kung nandito ka naman sa Pilipinas or isa kang OFW na uuwi dito sa Pilipinas, maaari din naman kitang turuan. Magsadya ka sa aking office sa Makati World Center. Nandun po ako every Thursday and Saturday. So mag-message ka lang din sa Facebook Messenger. Protect yourself. Protect your family. Protect your loved ones. And of course, protect your money. You have to make sure na you are properly protected. You have enough insurance coverage. Huwag mong hayaan na mangyari sa'yo or ng family mo ang ganong scenario. Kailangan mong pag-isipan at pag-aralan ng mabuti ang proper protection na swak sa'yo. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.
ng telepono.